kung ang electric current ay nakakalikha ng magnetic field at ang magnetic field ay nagdudulot ng puwersa sa electric current, posible kaya na ang magnetic field ay makalikha ng electric current? Talakayin natin ang mga natuklasan ni na Joseph Henry at Michael Faraday tungkol dito. Halimbawa ay mayroon tayong magnet. Ito ay pakikilusin natin patungo at palabas sa coil of wire na nakakonekta sa isang ammeter. Dagalaw pa kanan ang needle ng ammeter, senyales na mayroong na-generate na electric current. At kung pakikilusin naman natin ang magnet pabalik, gagalaw ang needle ng ammeter pakaliwa, senyales na mayroon ding na-generate na electric current. Magkakaroon ng induced electric current kapag panandalian nating itinaas ang magnetic field sa coil sa paraang pagagalawin natin ang magnet patungong coil. At magkakaroon din ng induced electric current kung panandalian nating papababain ang magnetic field sa coil sa paraang pagagalawin natin ang magnet palayo sa coil. At kung nakahinto lamang ang magnet, kahit pa ito ay nasa loob ng coil, walang electric current na may induced. Inilalahad lang nito na ang pagbabago sa magnetic field ay ang siyang dahilan kaya nagkakaroon ng induced electromotive force. At ang induced electromotive force ang nagdudulot ng induced electric current. Kaya kung papalitan natin ang ammeter ng bombilya, kapag binago natin ang magnetic field sa paraang pagagalawin natin ang magnet sa coil, magkakaroon ng induced EMF na magdudulot ng induced current. Iilaw ang bombilya. At dahil kailangan lang nating baguhin ang magnetic field para magkaroon ng induced current, ang mga paraan na maaari nating gawin ay, una, pagalawin natin ang magnet patungo o palayo sa coil. Pangalawa, pwedeng nakahinto lamang yung magnet pero pagagalawin natin ang coil patungo o palayo sa magnet. Halimbawa naman ay constant ang magnetic field. Kapag nasa loob ng field ang coil ay hindi gagalaw ang needle ng ammeter. Subalit, kapag binatak natin ang coil para mabago natin ang hugis o ang area nito, gagalaw ang needle ng ammeter, senyales na nagkaroon ng induced electric current. Nangangahulugang magkakaroon ng induced EMF kapag nagbabago ang area ng coil na nasa constant magnetic field. Sa araling ito, natutunan natin ang mga paraan para makalikha tayo ng induced EMF. Una ay kailangan nating bagu-baguhin ang magnetic field. Pangalawa ay kailangan nating bagu-baguhin ang area ng coil. Ngayon naman ay panuorin natin ang isang simpleng eksperimento na isinagawa ng grupo ni na Kuya Jamil. Hello guys! So ngayon gagawa tayo ng generator. Ito ang mga materials na gagamitin. Copper wire, yung number 32, yung pinakamanipis, light bulb, yung 1.5 volts, apat na magnet, mas maganda kung bar magnet, lapis, pako, matigas na papel, gunting, pliers, glue, at multi-tester para i-test natin kung ilang voltage ang mapoproduce ng gagawin nating generator. So, simulan na natin. Una, kailangan natin gumawa ng housing ng magnet. So, gagawin natin siya gamit itong matigas na papel. Dapat alam natin yung height at width ng magnet dahil iikot yung magnet sa gagawin nating generator. Ganito siya kalapad at ganito yung height niya. Gupitin natin.
So yan. So yung height niya, tapos nag-leave ako ng konting space. Tapos, ito yung width niya. Magiging ganyan, pero tatanggalin natin to. So, ganyan. Magiging ganyan yung gagawin nating housing ng magnet. So, gugupitin ko na to. So, after nun, i-glue na natin yung nagawa nating housing para mas tumibay. Tayin lang natin siyang dumikit. Magiging ganito yung itsura niya. Ngayon, gagawin na natin ang lalagyanan ng magnet. Papasok natin itong pako. Tapos, itong magnet, ilalagay natin sa loob para papaikutin natin siya. So, after natin ipasok yung pako dito sa matigas na papel o sa box ng ating magnet, papaikutan na natin siya ng copper wire. Mga 300 turns. Tapos na. After nun, tatanggalin na natin yung coating dito sa copper. So after nating tanggalin tong coat niya ng copper, itatry na natin ngayon kung magpo-produce ng electricity. Gagamitin natin yung multimeter. So kung nakikita nyo, nagpo-produce siya ng electricity. So ulitin ko. So kung mapapansin nyo, nagpo-produce ng 0.1 to 0.2 volts. So kapag binilisan ko pa to, yung pag-ikot, kasi medyo mahirap siya iikot, kapag binilisan ko pa to, mas mataas yung mapoproduce niyang voltage. So tapos kapag mas malakas pa yung ginamit kong magnet, mas lalakas ulit yung mapoproduce na electricity. Saka dapat dagdagan ko pa tong coil copper wire, dagdagan ko pa yung ikot ng copper wire para mas tumaas yun. So tingnan naman natin kung ilan yung napoproduce niyang current. Sayin natin dito. Ayun, nakikita nyo. So nakapag-produce tayo ng electricity gamit ang magnet, copper wire, pako, at iba pa. At itong papel. Ginawan namin ng design itong generator para maging kaakit-akit sa mata. At dahil mabagal iikot itong generator, inayos namin ito at gumawa ng sariling disenyo para mapabilis ang pag-ikot nito at para mapataas rin ang mapoproduce na voltage. Ito ang design na ginawa namin. Nilagyan namin ng LED para kahit hangin pwede siyang paikutin at magproduce ng ilaw. Gumamit kami ng LED light at nilagay namin dito. Kinonekta namin sa copper para yung kuryente dumaloy papuntang LED light bulb. At gumawa rin kami ng pulley para pwede rin siyang paikutin. Ngayon, pagaganahin natin at pasisindihin natin yung ilaw gamit itong electric fan. Thank you for watching this video. Please like and subscribe. Gusto niyo pa ba ng mga video na nakakataba ng utak?
Ano po ang hinihintay nyo? Subscribe na!